Si Batman, ang isa sa mga favorite superhero character ng anak ko. Ito ay original masterpiece ni Jim Lee, na isa din sa kanyang mga favorite artist. Para magmukhang unique ang study table na nirequest, naisip kong gawan ito ng pyrography sa sliding door niya. Tara, gawin natin The Ninja Way. Handa na lahat ang ating mga workpiece. Ito ang magiging sliding door. At sa likod nito, ang sliding mechanism. Nagprint ako ng pattern sa insaktong size ng ating sliding door. At dahil special ang may-ari nito, naisip kong iscroll so ang ibang parts nito. Kaya transfer ko ang mga image na to dito. At dito. Para magmukha siyang Intarsia at 3D. Ikat natin lahat ng parts na to dito sa ating makita scroll. So tara, maraming pwedeng gawin gamit ang scroll. So mga wooden letters, logos, portrait. Pero kung mainipin ka, pag-isipan mo muna bago ka bumili nito. At para hindi kayo mainip, gawin natin ito the ninja way. Ayan, tapos na. Nakata natin lahat ng parts nito. I-dry fit muna natin to dito. Ayan. Mukhang kompleto naman. Kailangan natin siyang i-dry fit para malaman natin kung kompleto ang mga parts nito. So hindi pa to nakadikit. Kaya silip lang muna. Okay naman siya. So ang next na gagawin natin dito, i-carve naman natin siya. Gamit ito. Ang Lotus Rotary Tool natin. Hindi naman maximum level ng carving ang gagawin natin dito. Ika-carve lang natin yung mga gilid. Slant lang natin ng konti or i-curve lang natin yung ibang mga parts. Para lang magmukha siyang 3D talaga. Dito naman tayo sa pyrography. Gusto kong gayahin talaga yung masterpiece ni Jim Lee. So hindi ko siya babaguhin. Gusto kong lumabas pa rin yung parang sketch style niya. Para makuha natin itong rain effect niya, i-scratch muna natin ang wood bago natin sunugin. Gamit ang ating Lotus Rotary Tool. Tapos na, sunugin na natin. Kung mapapansin nyo, hindi na pipenetrate ng apoy.
yung in-scratch natin. Ayan ang tinatawag na sekreto ng mga ninja. Ngayon natapos na natin to. Ikabit muna natin yung ating sliding mechanism habang flat pa siya. Kasi mahihirapan tayong ikabit ito kapag nakadikit na yung mga parts natin. Masaklap, baka masira pa. Kaya ingat lang. Maingat natin itong ididikit isa-isa gamit ang ating Pioneer Wood Glue. Dahil ang ating Pioneer Wood Glue, makapit talaga. Hindi mo na ito mahihiwalay ng buo pag nagkamali ka. And after 30 minutes, ito na siya. Pwede na natin ikabit sa study table niya. Huwag niyo po kalimutang i-like ang video na ito. At kung bago ka sa channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa mga susunod pang pyrography art na gagawin natin.